Grace, matapang na ibinahagi ng Queen of All Media na si Chris Aquino ang kanyang malubhang nararamdamang kondisyon. Ngayong umaga sa kanyang Instagram account, May 16. Nag-post rin ito ng isang video sa nasabing post na siya ay nakaupo sa wheelchair habang itinutulak siya ng kanyang kapamilya. Kamakailan nga lang daw nila nalaman na ang kanyang sakit ay malubha na. Pasensya na. Hindi po ako sigurado if my video made sense. I've always been proud of my honesty and courage. Ginusto ko na makalipad sana ng tahimik pero utang ko po sa mga nagdarasal na gumanda ang aking kalusugan ang mag-thank you and to tell the truth, pahayag nito. Kahit na may nararamdaman, nananatiling malakas si Chris habang ibinabahagi niya na mayroon siyang tatlong autoimmune condition. Nasa late stage 3 na nga rin umano siya sa Church-Strauss syndrome o mas kilala sa tawag na EGPA. Pahayag ni Chris, kayo na lang please ang mag-research. Tatlo ang confirmed autoimmune condition ko. Chronic spontaneous urticaria, autoimmune thyroiditis, and definitively confirmed after my third skin biopsy was read by a pathologist here and in the US. Meron po akong vasculitis, to be very specific, late stage 3 of Church-Strauss syndrome, now also known as EGPA. Dagdag pa nito, ang aking mga doktor dito at sa ibang bansa, malapit na kaming kumonsulta sa isang Filipino-American na doktor at sa kanyang kupunan sa Houston, Texas. Dito ang karamihan sa aking mga doktor ay nagsasanay sa St. Luke BGC o sa Makati Medical Center. Maliban sa aking neurologist na may mga klinika sa Asian, Perpetual at Medical City. They are all worried about organ damage in my heart and in my lungs. Kaya lahat ng paraan, sinusubukan for me to get to Houston soonest. Yung gamot that God willing can help save me doesn't have FDA approval here or in Singapore. And isasabay na po yung mag-infuse ng chemotherapy. As my immunosuppressant, why allergic po ako sa lahat ng steroid? Matapang na punto nito. May paalala naman ito sa kanyang mga haters na kung mayroon itong binabalak na magkomento ng di maganda, mas mabuti na raw na sarilinin ito o di kaya sa kanya-kanyang group chat na lang. Not for my sake, pero for my two sons, one in the autism spectrum and one only 15. Kung balak nyo pong mambastos or mag-comment ng masakit o masama, sa mga sarili nyo na lang pong IG, FB or chat group sana gawin. Hindi nyo po ako kailangang gustuin para magpakatao. Please don't punish Kuya and Bean for being my son. Hindi po masama ang maglakas ng loob at magsabi ng sobrang bigat na katotohanan.